Welcome back sa ating repair. So ito meron tayong re-repair na dowel. So yan siya, medyo old model ito. Ayan. Ito ang kanyang model. So yan, dowel induction cooker. Model niya IC-20SS. So 230 volts to 20. So ang problem po nito ay simple lang, gumagana siya. Pero 30 minutes lang yung tinatagal niya. Yun ang sabi ng ating client. Ayan, gumagana naman siya. So, sabi namamatay. Yun ang problema. So, possible, loose connection, hinang, o kaya bloated parts ng pyesa. So, patayin natin siya. Patating buksan. Tanggalin natin yung mga tornilyo. So ayan, bali sinalangan natin siya ng tubig. So may napansin lang ako dito, hindi ko pa siya nabubuksan guys. Napansin ko lang, sinasaksa ko siya, hindi umiipit yung kanyang pan sa ilalim. So possible, yun yung isang issue. Mapapansin nyo guys, sa taas natin. Okay? Ayan. Hindi umiikot yung kanyang pan. Dapat umiikot siya eh. Ayan. So hindi siya umiikot. Kahit umiinit na siya, hindi siya nag spinning yung pan niya sa likod. Lagay natin, painitin natin sobra. Okay. Subukan natin 90 degree. Ayan. So yun yung napansin ko lang, hindi siya umiikot yung pan. Dati iikot siya eh, yung pan niya sa likod. Ayan, yun ang isang issue niya. Possible yun ang problema niya, kaya namamatay. So, subukan natin siya itagilid kaya gaya niya, kumukulo natin yung ating sinalang. Tapos pag tinignan natin, wala nga na yung pan niya. Hindi nagpa-function. Okay, check natin yung pan. So, ayan, bubuksan ko. Umiinit na yung tubig, oh. Dito na ipit yung pan. So, dahil nag-spinning yan. So, isakay natin siya, buksan. Medyo mainit pa. So, buksan, tanggal ko yung mga tornilyo. So, tanggalan natin yung mga tornilyo. Napansin natin isa na problema niya. Ayan. So, hindi ko pa kasi siya nabubuksan eh. So, tataka lang ako baka kasi naisip ko kasi baka problema ito. So, buksan natin siya. Ano ba tuloy nabubuksan? Kaya ata. Kukuha tayo ng mabukas. So dahil hindi umiikot ang kanyang pan, medyo mainit pa. So, titestingin ko muna yung pan niya. So ito ay 18 volts. I think it's 18 volts to eh. 18 volts ang kanyang pan. Ayan, 18 volts. So, supplyan ko siya ng 18 volts. So, gamit ako ng ating DC power bench. Supply natin siya ng 18 volts. Okay, 18 volts. Supply natin ng 18 volts para sa kanyang pan. Okay. Wala ko na pasundo, tester. Kailangan umikot yung kanyang pan. Kapag hindi siya umikot,
So hindi ko pa sinisilip guys yung mga piyesa. Mukhang wala naman ako nakikita ng ano. So ayan. Lagay natin sa capacitive. So meron tayong 18 volts. Supply natin. Kailangan umikot yung pan. Kita natin yung pan. So ayan yung pan natin. Supply natin siya. Kailangan umikot. Ayan guys. Mapansin nyo hindi siya umiikot. Pero may supply tayo na. Ayan. Ayan. Umiikot. So sumasabit yata. Ayan. Hindi siya umiikot kanina. Pero umiikot na yan. Pero dapat umiikot siya eh. Usira na. Kaya ganun. Subukan ulit natin. Kailangan pa siyang. Hindi siya umiikot kanina. So ayan, ayaw na naman umikot ng pan. So may supply po tayo na. Kasi niyan. May supply tayo ng 18 volt pero hindi siya nag-works. Kailangan pa natin siyang ikutin. Oh. Yan yung problema. So, dapat kasi ikot siya. Tapos pag inanuli natin, hindi siya umiikot. Dapat iikot siya. Kasi matik naman yan kung nasupplyan mo siya. Ayan, ayaw niya. Ayaw umiikot ng pan. Kailangan mo siyang pitikin. So yun yung issue. So, meron tayo dito mga pan. Hindi ko lang alam kung available pa yung pan ko dito. Parang ginamit ko na yata yun. Tingnan natin. Stock tayo dito ang pan. So yun lang. Gamit ko na yung mga pan. Bali isa. Ito yata meron ako isa. Ayan, meron tayo dito. Kaya lang masyado itong maliit. Yung mga problema, maghahanap ako ng pan. Malaki to. Hanap muna ako ng pan. So wala akong pan na makuha. So orderan mo pa yun ng pan. Hindi matatagalan ko. So subukan ko siyang i-repair. So i-check muna yung ating ano. Matanggal ko na itong nail. So i-check muna natin yung kanyang ilalim. Baka naman may mga maluwag ang hinang. Pero yung mati kasi, sira to. Ang gagawin ko lang dito para umikot. Kasi dapat umikot siya eh. Ano siya eh, para siyang ano na, nakababaan na to. Itong pinakaano niya. Mag. Yan eh. Wala akong pamalit. Bali, nagamit ko na yung iba eh. Muna yung ilalim. Baka may mga loose. So okay pa naman yung ilalim nito. Kita na bloated parts, capacitor, buo pa itong capacitor, hindi naman siya bloated. So okay pa guys ang capacitor niya. So yung mga hinang niya,
okay pa naman siya. Yung sa pan, okay pa eh. Okay, sa booster. Okay, may thermal paste pa siya. So, malinaw pa ang ating mata. Okay pa yung hininaw, guys. Okay pa naman. So, yun lang talaga. Pan lang. Kasi gumagana naman siya. Namamatay lang. Yun ang issue niya. So, ayan. Sinira ko na yung aking DIY na cooler. So, sinira ko na siya. Dito kasi nilagay dalawa yun. Mayroon pa isa. Kali ko kunin ko itong isa. 18 volts din ito. Same size naman siya. Ayan. So, ito na nailalagay ko. So, wala. Kailangan ko siyang sirain. Para ma-repair agad at kumita. So, testing natin to. Dapat umiikot agad siya. Pares lang naman siya. 18 volts. Testing natin. Supplyan natin siya ng 18 volts. So, dapat ganito ang mayayari dyan. Iikot siya. Pag sinupplyan. Okay. So, yung white, siya yung negative. Yan, dapat yan itong mangyayari dyan, guys. Pag sinuplayan yan, mati kasi dapat iikot siya. Yan. Dapat ganyan kasi. So, yung paning nitong isa, hindi siya umiikot. Yan, kaya kailangan natin siyang palitan. Yan. So, kinuha ko na lang yung sa DIY ko. Sa ano ko siya, cooler ko siya. Pang ihip at saka pang ano ng alikabok. Ng usok. Ito na lang gagamitin to. Pinisin ko lang siya ng kaunti. Ang dumi. So, hindi water yung palinis ko sa lacquer blue. Lakad ko yung aking ginagamit. Mas mabilis siya matuyo. Hindi pala siya mabilis matuyo. Mas maganda siya na makakalinis. Saka hindi siya inaano ng mag-short. Kumakaya ng resistance. Yung isa kang lakad cleaner kasi, hindi siya pwede. Kailangan siyang tuyuin. May water kasi siyang kasama. Na. So, ito na ilalagay ko dito. Para hindi siya mamatay. Dahil sira itong pan na ito. Palitan natin. So, kunin ko siya. Cutting ko na lang dito. Yan, para sa duksan ko. Lagyan natin ang isolation. Maganda.
white to black. Tapos ang blue to. So, inangan natin ng konti. Lagyan ko lang siya ng natin siya ng Amtec. Napakapit. Marami naman tayong plaques. Issue natin. Ngayon ko lang. Na to. Okay. So, balik na natin ito. Sensor. Saksakan natin kung iikot. So, just plug. Plug.
isang plug, hindi naka-plug na maayos. Yan. So, lagayin na natin yung takip. Tornilyo pala na lang. Neto. Stig ng lock. So yan, test natin. Wala akong tulig. Okay. Salang natin kung iikot ang pan. Yan, pansin nyo guys, umikot na yung pan. Yan guys, oh, kaya nyo, umikot na yung pan natin, may vibration na. Yan, sabukay na siya. So, pan yung problema. Ayaw kasi umikot niya kanina eh. Yung ating sira. Ito lang ang salarin. Ito. Okay na. Dahil dito, dahil lang dito. Sira. Pan siya. Yan lang yung issue niya. Ayan, bawal na siya. Pansin nyo naman, malakas na malakas yung ikot ng pan. Kinig na kinig. Lakas. Kanina, wala siyang natunog na pan. Kasi kailangan mo pa itong, ayan eh. So, yun ang problema niya, kaya siya namamatay. Ayan. Yung ginagawa ko dito eh, napag-repair na ako nito, nilalagyan ko siya ng langis sa likod. Pero ito, hindi ko siya sinubukan kasi baka kasi bumalik na naman ulit sa akin. So ayan, okay na siya. Ayan, kumukulo na. Okay na. Pan lang. Success! Okay na. Bye-bye. Bye-bye na po. Hanggang dito na lang ating repair. So I hope kahit pa paano nakatulong sa inyo ang ating pagre-repair. Simpleng issue lang. So, pan, detection natin. Pan, matik na yung sira. Kaya siya namamataya. Kailangan kasi, may blower siya. Kasi may sensor din yung sa pan niya. Kapag na-detect kasi yan sa board, yung kanyang, na kanyang mga IC. So, mamamatay talaga siya. May sensor din kasi yan. So, marami na nitong tutorial sa YouTube, yung mga ganyan, about pagsira yung pan. Yung iba kasi, ibang, ano, ibang induction pagsira yung ganitong pan, matik, ano siya, nag-e-error, may error code na lumalabas sa ganito, tapos minsan namamatay agad siya. Pero ito, dahil medyo lumang modelo, detected naman niya na working, gumagana, detected niya, okay naman kasi siya, detected siya na may power, gumagana. Ang problem lang nito is stuck up, hindi siya umiikot agad, ayaw niya mag kung saan, no, para bang wala siyang capacitor na starting capacitor para sa pan o sa electric pan, parang ganun ba.
Ayun. Pero ito kasi, yun, kailangan mo pa siya iganon para lang umikot yung ating pan para sa induction. So, kaya siya namamatay after 30 minutes. So, yun yung issue nung ating customer. So, solved na siya. Okay na siya. So, ibabalik na natin sa kanya para mabayaran na tayo. Charge natin sa pan and sa labor natin. Ayun. So, hanggang dito na ang aking pagtuturo, ang aking sharing, ang idea sa baso pagre-repair ng induction, the well. So, sana makatulong ito sa mga baguhan na nagsisimula pa lamang. Alam na ito ng mga master natin, ng magagaling na technician, ng mga electronic technician. So, alam na ito. So, ito ay para na lang sa mga hindi pa nakaka-experience ng ganong issue. So, hanggang sa muli. Thank you po sa inyong panonood. I hope you enjoyed the video. So, don't forget to subscribe, like, and comment. So, bye-bye!